game number 3. Una series ngayong araw for the MITEL International Championship Red Side. Yan ang RRQ. Albert ang gagamit ng carry. Skyler Man for the Joyhead. We have 824 para sa Kufra. So-so sa Yuzong and Bless on this Farsa. Para naman sa Blue Side, Impunity KH, Rocky Maru para sa kanyang Louis 7KH for the Atlas OP naman. Sa Claude, Boom para sa kanyang Terizla at Niker para sa Masha. Talagang gigil na. Gigil na yung magkabilang team o magkabilang side. So, nakita mo naman na magkasama pa yung dalawa at nag-invade pa yung tatlo dito sa top lane. Ito na yung sinasabi natin. More on farming kasi crucial sa atang mga ano. Pero nasecure niya parang Albert, mga kaibigan. Flicker out, 7KH. Wala yung buhay, plus a bouncy ball and a possible first blood para kay Skylar. Pinigil pa o binitin pa mga kaibigan, pero nag-figure in para nga naman patayin. Pero OP laban dito kay Yuzong. Tingnan natin kung sino nga bang malakas yung passive nag-proc, mga kaibigan. Si Bless, talaga namang hinahanap. Mukhang ninong ata niyo yan eh. Magbe-bless at magbe-bless ka talaga dyan sa Parsa. Inaanak, Bless. Pero anyways, ito yung kinaganaan for RRQ. Meron kasi silang burst damage din talaga agad. I guess for Rookie Maru, kailangan ma-activate niya dito yung vacuum niya. Kasi nakuha ni 824. Speaking of vacuum, binato ka yun. 7KH. And that is going to be a kill. Ang ganda. Para kay Bless, wala na buhay lahat. Here comes the boom. OP with a kill for Impunity. Grabe naman talaga. Yung vacuum na yun yung nagdala. And OP dito ang tagalinis ng Impunity KH. So katulad ng sinabi ni Bess kanina, basta magkaroon lang siya ng kills, magkaroon lang siya ng item, babalik yung lakas ng isang Claude dito sa ating laro. Kailangan talaga. So far for Impunity KH, ang kinagandahan dito, nabigyan na lang isang kill si Claude. Although hindi naman mag-matter dito yung number of kills niya kasi naka-killing spree naman siya. Kay Albert siya magiging crucial for RRQ. Pero nakita natin kanina, regardless kasi makuha ng kill or not, nabibigyan ng space ng RRQ na maging top farmer nila is the carry because of their rotation na rin. For this one though, kita natin, lumalamang lang na very maliit ang isang team in terms of goal. Literal na barya lang. So, ang pinaka-unang mag-dictate dito, I guess, is kung sino yung lane na masisiraan agad ng Torre. Nako, tama ka dyan. Pero yung para sa akin, sa Impunity KH, magiging maganda kasi to for Rookie Maru and 7KH. Kung tumama yung Fatal Link sabay vacuum, wala nang galaw yun, bes. Matic, uubusin ng Blazing Duet yun. Tapos i-delete pa ng Terizla, bes. Terizla pa. So, malabong makawala. True. Pagka ganun ang nangyari. Kumbaga, pag in-imagine mo yung ano, pag nagkasabay-sabay yung skills nila, na pull off nila yung crowd control nila, parang yun yung mga team fight na nakakakilig. Yung pagka nagkapatong-patong lahat ng kailangang ibitaw na skills against the team. For RRQ to, kita natin na ano pa rin sila, aggressive sila against Impunity KH. So, ito yung sinasabi natin na nagkokontrahan yung dalawang teams natin. For RRQ, sinisilip nila kung kumukuha na red. Alam nila kung nasan. And si Boom, kamuti ka pang matay. Mga best of for that one. And we have the third objective now. Open for this both teams. Ang ano lang sa RRQ is meron silang mas AOE na Farsa. Grabe nga naman talaga. Tsaka yung vision na ipinapakita. Na siyempre pag nag-feather airstrike ka, ang laki nun. Tapos parang mapipilitang lumayo yung mga kalaban mo kasi pag sinalo nga naman nila yun, imbis na minimal lang yung damage na matatanggap nila, mas masakit, di ba, mga kaibigan base swap. So si Bless dito, nakikita mo talaga yung galaw niya, sobrang aggressive eh. Gusto mo niya kuhanin eh. Bess, gusto niya kuhanin yung buff tapos hindi mo lang siya nakatago sa damo. No nga tayo ngayon, galaw niya kagustong hindi patabiin si OP or hindi mabigyan para makapag-spam dito ng kanyang first kill. Turtle dito, medyo dito tayo magkakakita ng madugong laban para sa ating laro ngayon. Si OP naka-ready lang din para nakastaka kanyang BMI in-out niya dito. For Teresa though, dinedelay naman niya yung minion wave dito ng RRQ para siya yung kasama sa team fight at si Johed mapilitan mag-depend ng Torre sa top lane. Pero sa bottom lane natin, mga kaibigan, si Niker or Johed kanina na Impunity KH ay mapipilitan tumakbo palayo. Naku, tatakbo talaga palayo dito ang Impunity. Pero eto na yung Dragon. Mukhang lalaban din naman. Feather Airstrike. Pero nakuha pa rin nila yung Turtle dito. So medyo nilayo talaga ng tropa ng Impunity yung Turtle dito. And ginilid nila ng sobra-sobra. Mukhang may gusto silang puntahan sa top lane. Grabe galing, nga naman yun. Teleportation. Oo. Diba? Napakagaling na mga kaibigan. Nagulat na lang din si Skylar. Pero masisira pa din. Ang ano lang dito, kita natin yung potential. Para siyang ano siya? Para siyang arrival. Matik na arrival ni, yun. Hinatid ni Luo Yi. Pero naramdaman lang din naman ng RRQ, guys. It's going to be a kill for the team. At, pero kita natin yung potential dito sa Impunity KH para sa bottom lane side natin. Ayun, napatay sa labas ng mapa.
Lumipat ng mapa, lumipat ng ibang laro, mga kaibigan. Ang tropa nating bless dito. And the bottom lane, eh, syempre, makukuha lang ng isang Niker. Alam naman natin na ano yan talaga, kuha lang ng objectives yan. So, talagang grabe yung pinapakita nila dito sa game number 3. Oo, para panggulat, kumbaga. First, if ever first time ko yung nakita na ganun yung ginawa, para ma-depensahan yung Tore, hinatid yung kalaban, hindi pa din ako mag-get over doon. But anyways, pero Joyd, nakita natin meron na siyang Blade of Heptasis. So medyo mahirap for the outlet or side laners na dumipensa makakuha. Pero Fatal Licks, mga kaibigan, si Bless na pilita mag-flicker out. Pero may habol at naman may sagot dito. Blazing Duet for OP si Skylar. Magagaling sa likod. And that is it. Buhay pa rin, mga kaibigan, ang mga tropa natin from Impunity KH. Same goes sa mga tropa natin from RRQ. Grabe nga naman yung pinapakita nila si Boom. Ayun, nag-collect sa dalawa. Yung penalty zone, talaga naman socio dito. Bumabalik lang laban dito kay Boom. Pero 7KH for the backup. Skylar, nakapatay ba dun sa mid lane or sa bottom lane, mga kaibigan? Pero socio, medyo makunat. Oh, press lang sa dalawa. Diba? Siguro yun, ito na yung possible. Nagkaroon na tayo ng idea na possible makalaban ng isang Yuzhong sa lane is si Teresa. Maybe ito na yung pagbabalik na isang Teresa sa lane. Pero anyways, sa bottom lane natin, mga kaibigan, Rookie Maru is done. And it's going to be a pause for this game Unity number 3. Oo, talagang gigil. Ayaw magpatalo na magkabilang team dito. Kasi pag natalo ka nga naman dito, lower bracket ka. Kailangan mo diba? Kailangan mo pang magpursige ng todo para makapanalo. Tsaka kasi pag yung mga kasali natin sa ano natin, hindi lahat I mean, wala sa tournament na to, wala yung sure ka na mananalo ka. Kasi so far sa trend natin, nag-game 3 talaga lagi. 'Di ba? Parang wala nang best, wala nang one-sided. True. Hindi na siya yung katulad dati na pag lumakas to, malakas na talaga sila, hindi na makakabawi yung isa. Ngayon pantay na talaga lahat eh. So tignan natin kung ano nga maibibigay sa atin nandito ng Impunity KH versus RRQ. And doon sa mga tropa natin na nanonood dyan, mamaya-maya na sa Series 2 ang tropa ng Pilipinas lalaban. Yun! So, abangan natin Brand yan. Brand Esports, maibigan yung mga nakaabang dyan. Since sa Tagalog coverage naman tayo, syempre, papromote na rin natin yung game na yan. So, for sure, alam nyo na rin yan. Pero ito na tayo sa ating laro. We have the turtle objective ngayon for the both teams. Si So-So dito meron ng Bloodlust Axe. So, mas matagal na siya pagdating sa team fight if ever. At ang sakit ng mason ni Boom. Sakit damage. Diba? Talagang mukhang pinanday ng pinanday talaga yung maso nito, mga kaibigan. At masakit at kung masakit, ramdam na ramdam mo na. So, nakikita nga natin yung potential best ng pagbabalik ng Teresa sa offlane if ever na may pumik ng Yuzhong. So, talagang kakaiba. Ito yung maganda sa ibang bansa kasi nakikita natin yung mga bagay na hindi nakikita ng ibang mga players dito. Oo, para kumbaga mag-evolve, mag-expand yung mga pwedeng mangyari para sa ikaganda ng lahat. Pero, uy! Si Atlas, yun na ba ito mga besi? Wap, disengage. At hindi rin ipipilit dito ng RRQ kasi supposedly ang gusto niyang kuhanin is si Rookie Maru or the Lugi of Impunity KH. So, 4-4 Impunity KH, a very effective for them is si Masha. Uy, nawala! Uy, nawala! Now you see me, now you don't, mga kaibigan. Pero boom, dito ang natira. Mukhang maiiwan sa Dreams. Kalaban niya tatlo. Tingnan natin kung makakatakas nga ba. Hindi na pinilit kasi yung middle turret dito. Ang ganda na naman nun, guys. Na. Grabe. Ang ganda na naman nun. Parang binate nila na depensahan yung bottom lane para masira na nila yung middle lane kasi doon sila nag-TP eh. Doon sila yung natitiluwoy. Sige, parang sinabi, sige, ayaman na yung bottom lane. Kaya naman depensa ni Boom. Or hindi naman mapapatay. Pero ang importante kasi, nasira nila yung mid. Lagi natin sinasabi, ganun yung importansya ng mid lane. Napagandang play for Impunity KH for that one. Regardless kung iniwan nila yung kakampi nila doon. Pero meron kasi na nakuha na objective against RRQ. At napakahirap, napakalayo for RRQ para depensahan yung tore na yun. Tama ka dyan. Tapos naka-Festival of Blood din si Boom dito. Kaya talagang sila, alam nila na mabubuhay at mabubuhay si Boom. Tingnan mo naman yung paghampas niya. Oh, ayan, naramdaman ni Socio. Tingnan mo yung dalawang bar. Dalawang bar. Pag nakikita mo best yung damage, para ikaw din yung nasasaktan, no? Totoo. Kasi yung bigat, sa sobrang bigat ng maso niyang dala, nararamdaman mo yung bawat paghampas niya. Pero Niker dito, napatay pa rin dun sa top lane. And the second turret dito para sa RRQ. Hinabol. Nag-tower rush dito yung RRQ mga beso para maging pantay dun sa mapa.
ng Infinity KH na nakasira na sila ng second turret. Although for Infinity KH, that is again going to be another turret objective for the team. So additional gold for everyone. So far though, hindi ganun kalaki yung kalamangan ng Infinity KH against RRQ. And for RRQ, ginagawa nila paraan. Pero Bless is gonna fly around the map. Ganda nun, ang ganda nun. Sa the next level play sana eh. Kaso medyo nakulang eh, nakalipad pa na matindi. Pero 8-2-4 dito ang natitira. Tingnan natin kung makakalabas nga ba siya dito. Nasalya naman yung isa, pero si Boom buhay pa rin. Albert giving some damage dito, pero Sosyo nang galing sa backlines opening, gusto niyang patayin. Nakap nga ba? Walang tatamaan. Pero yun, tumalang si Boom. Lalaban ang tropa dito. Albert naman, grabe pa rin makapagbigay ng damage. Niker, wala rin buhay. Ayun, pumitek. Isa na lang. Kasi isa na lang, tapos tumatakbo pa siya. Eh, di ba nababawasan yun? Pero hindi sinasabi natin for RQ, mga kaibigan. Albert dito, wala na buhay. Feather Airstrike, Hickle sa Unstoppable Force. Obi, almost na. Dali. Napit, yung papel. Binato ng papel. Yung paper cut. Ganun yung nangyari. Then sa ano, yung papel na pag binato kami, babalik na HP. Oo. Binigyan ng titulo, mga kaibigan, si OP dito. Ito yung titulo, itatak mo. Sigurado ikaw mamatay mo. Uwi ka muna. Ito, pambili mo. Parang gano'n. Pambili mo lang ano, ng mga barya, items. Pambili. Mga besi mo. Pero ito na naman, 7KH. We hit that RKO. Hindi nga lang successful. Mga besi mo. He is down as well. Si Boom. Sa may banda likod. Si Johead nga lang na doon sa bottom lane. Yung kailangan batayan ng Infinity KH. Oo. Grabe nga naman talaga ang nangyayari dito, mga kaibigan. So 5-9 ang ating score, 10 minutes and 40 seconds in our game time. 1K lang naman yung kalamangan dito ng RRQ. So ito yung ano eh, yung larong hindi mo alam kung sino yung mananalo, kasi parehas naman silang pantay eh. 'Di ba? Apat na turn sa Impunity, tatlo naman sa RRQ. Pero nandun pa rin yung damage na kaya yung provide nung Kari. Parehas, nandun naman yung damage nung ano, nung Claude. So mahirap. Kumbaga kung sino una makapag-setup ng play automatic, si OP nag-Blazing Duet na. So, kailangan ba, yun yung kailangan i-take note ng RRQ. Kasi, si Soy Blazing Duet, easy yun if ever para sa kanila to go for this Lord. Kasi walang bigla ang gulat ng damage. Pero kita natin mga best swap, piraso isa. Uy, napatalon! Mga best swap, Lord has been taken him! Plus the RKO, mga best swap. Ayun nakuha. Na! Nakuha yung Lord, men! Nakuha talaga! At lumaban pa nga si Skylar dito! Naku po! Yari, talagang lumalim. Kung lalim plus, the objective from Niker. Grabe yun. Naman. Kasi grabe penalty zone. Penalty zone na buhay pa. Siguro pumatay dun yung normal hit niya eh. Yung hampas si yung Boom. Pumatay dun sa sanctuary. Panggulat din yung Aranea Boom dun. At saka, comment natin si 7KH. After that one, automatic, inano niya agad. Stun itself or yung pang-hold itself, crowd control itself nung RKO niya doon na kanyang fatal links, automatic, hindi na-contest nung RRQ dahil din doon. Ganda ng ginawa ng Impunity doon. Talagang walang bibitaw kapit sa cellphone. Sabi nga naman ni Paring Juice. So, for this, tingnan natin, Sanctuary Lord manggagaling sa bottom lane. Pero syempre, saglit lang yan. Para silang may marksman. And may feather airstrike pa rin naman yung isa. So, mabilis yan para sa kanila. Pero at least, nakakaangat-angat na ngayon yung mga minions ng Impunity KH. Na possible, mabasag pa tong middle turret. So, tinan natin ngayon, mga best swap for RRQ though. Yun yung ano, meron naman sila dito ang Kufra, yung kailangan nilang bantayin. Another one! Dilabas, mga kaibigan! Ayun na, Blazing Duet pa, Albert. Buhay pa din. Pero kita natin, mga best swap, grabe dito si ano, 7KH. Talagang sinusurpresa niya ang bawat isa. Boom na boom. The next level play, mga kaibigan, ultimatum has been connected sa lahat ng players. Lahat ng ultimate nila nag-connect. 8-2-4 dito, talaga naman sinalya pa si paring Claude na vacuum. Tingnan natin kung na-vacuum na naman. Grabe ka nga naman magluye, pero boom dito, nakaramdam OP. Laban kay Albert, tingnan natin kung sino pinakamalakas na marksman dito. Pero tingnan mo, uuwi na lang yung isa. Habang si Rookie Maro tuloy, tingnan yung damage mo. Tikan na! Grabe yun! Dito! Ang nangyayari kasi guys, pag nakikita ko yung tinataas yung mason, nakaabang lang din ako kung saan ilalaglag yung penalty zone. Tapos inaantay ko boom kasi sakto naman. Boom yung IGN dito ng Terizla. Pero anyways, ang ganda ng ano, yung sinasabi natin kanina best, yung synchronization of skills dito ng Impunity KH. Kita mo yung ano, yung ginagawa dito 7KH, although he is at 056 dito for his Atlas
kung magkakada assist niya, possible na mamatay siya. Pero grabe kasi yung hold na ginagawa niya, literal, tinatanggal niya RRQ dun sa pwesto nila. Speaking of which, mga kaibigan, pero Esrek dito para kay Bless, so viable siya for the damage. For RRQ, hindi sila masyado magiging aggressive kasi kailangan nila maging maingat dito kasi alam nila na merong Atlas na anytime magbibigay ng crowd control for the team. Pero maganda yung inangat ng pera ng Impunity KH doon. And nandun yung ano, nandun yung pagkadismaya ng RRQ kasi halos lahat sila nakonektahan ng skills. Penalty Zone, Fatal Links, Blazing Do It. So parang sila, ay, mali yung ginawa natin yun, kailangan nating bumawi. Pero ngayon, Impunity KH hindi na binibigyan yung RRQ ng pagkakataon para makabawi pa dun sa pagkakamali nila. Kasi medyo crucial eh. Crucial yung pagkakamali. Even though walang kill si ano dito si 7KH, napakaganda naman ng mga setup niya dito. Iba talaga yung ginagawa niya. Tsaka may hirap dito for RRQ. Yung pinaka-possible nilang split pusher is si Johead. Isa sa mga initiator nila dito is going to be this Joey. Tsaka napabilis niyang i-burst if ever. So hindi din siya pwedeng magmalalim against Impunity KH. Knowing na lahat ng lanes, dinadepensahan din. And mga kaibigan, si Boom dito, naku, nag-penalty zone na, buhay pa rin. Mga beswap, at nandito na ang tropa ng Impunity KH. Into 4 with that flicker out. Di na inabot pa. Di na makakalis. Hindi na makakaalis, pinako na yung paa dun sa pwesto. Pero Socio dito, laban kay Niger, napaalis na nga lang. Hindi, ayun, napatay pa nga. Nabigyan ng electric fan. Patay ang Masha dun sa top lane. Pero may isang Tuari Lord. Pwede yan, level 2 yan. Tsaka meron pa siyang kasama na pang set if ever. So yun yung kinagandahan for Impunity KH. Ang ano nga lang do for RRQ, kailangan nilang bantayin yung mga nasi-split push from time to time. Kasi, di ba, ang inaano na natin dito, kinakomment for Impunity KH is yung kanilang synchronization of skills. Particularly, nag-crowd control. Akala ko maaga mga best up. Nakita ko yung stamp sa sahig. nakita mo yung paglapag ng apat na damage eh. So, may possibility na makuha. Kaso medyo, syempre, nandun na yung team para i-secure yung ano na yun. Yung Sanctuary Lord na yun. Pero if ever makuha ng RRQ yun, mahirap yun para sa Impunity. Diba? Yun, mahirap talaga yun para sa Impunity. So maganda din niya sana yung gustong gawin ng RRQ. But anyways, for this one, we have the Necklace of Durance para sa Farsa. So ito yung mga usual na items for this Mage Burst or Utility Burst. Meron na rin siyang Winter Truncheon. So I guess for this Yuzhong, pwede siyang mag-go for the Immortality para if ever, hindi siya agad madadown kasi kilala naman natin si Yuzhong na grabe talaga mag-spell bump or grabe magpalik ng buhay, lifesteal. So, para matagal para sa kanila. And eto na, ang Lord natin, pangalawang Lord para sa laro. Blazing Do It agad para maklear nga naman, para dumiretso agad yung Sanctuary Lord dito sa middle third. Pero yun, Fatal Links nag-connect na naman dito, 8-2-4, walang tinamaan. Pero Penalty Zone nag-connect sa top 2, pero tower lock dito si OP. And the game number 3 will go to Impunity.